So hello guys, welcome back again to my YouTube channel. Isang magandang araw po sa inyong lahat dyan, lalong-lalo na sa ating bansang Pilipinas. Sana ay nasa mabuting kalagayan pa rin kayo dyan. At andito na naman muli si Bamski Vlog upang magbahagi na naman sa inyo ng dagdag kalaman. Ito'y patungkol kung paano mag-calculate ng double rolling offset. Double rolling offset, ito yung horizontal at saka yung vertical rolling offset. Kung ikaw ay isang pipe fitter o di kaya ay isang pipe fabricator, siguro naman ay pamilyar mo na itong rolling offset. Ito yung sa isometric drawing na ibibigay sa atin upang ating masundan. So kung pamilyar mo naman ito tapos wala ka pang idea kung paano mag-calculate, so sa video na ito guys ay ituturo ko po sa iyo step by step kung paano mag-calculate ng rolling offset. So guys, siguraduhin nyo lang na mapanood ninyo ang buong video na ito para mapagkuhanan nyo ng aral at para maintindihan yung mabuti kung paano siya kinalkulit yung ating rolling offset. So bago tayo magsimula, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, ay huwag kalimutan mag-subscribe at i-like at i-click nyo na rin yung ating notification bell para update kayo lagi sa aking mga bagong videos na upload. So let's go guys, start na tayo. So hello guys, isang magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman muli si Bamski Vlog upang magbahagi na naman sa inyo ng dagdag kaalaman. Ito'y patungkol kung paano mag-calculate ng pipe double rolling offset. So sa video na ito, kung wala ka pa masyadong idea kung paano i-calculate yung ating pipe double rolling offset, ituturo ko po sa inyo dito ngayon sa video na ito ang step by step kung paano mag-calculate ng double rolling offset, vertical and horizontal offset. So ito yung ating example ng ating pipe double rolling offset, vertical and horizontal offset. So ito yung ating example drawing ng ating isometric. Kung doon sa isometric may nakita kayong ganitong klaseng drawing tapos mayroon kayong nakitang shaded na ganito, ito yung tinatawag na horizontal offset. Dito naman ay yung ating vertical. So meron tayong given number dito. Minsan kasi sa ating isometric na binibigay sa atin ay hindi detalyado yung kanyang mga measurement. Dito wala pang degree kung ilan ang offset degree dito sa kanyang vertical at dito naman sa kanyang horizontal. Kailangan nating makuha yung kanyang mga degree dito at saka yung kanyang sukat dito at dito rin sa kanyang horizontal. So ngayon guys, i-calculate natin itong ating mga given number dito na nakasulat na. Dito ay meron tayong given number dito na 1,500 mm. So gamit lang tayo ng millimeter. So dito naman ay 300 mm. So ito yung horizontal offset. So i-calculate muna natin itong hypotenuse niya dito. So ito yung ating number 1. So para makuha natin yung kanyang hypotenuse, kailangan natin gamitin itong dalawang given number na ito. So para makuha natin itong hypotenuse sa pamagitan ng dalawang given number na ito, ay kailangan natin gumamit ng Pythagoras theorem. Siguro naman ay familiar nyo na ang Pythagorean theorem. Kung hindi nyo pa familiar, ay pwede nyo panoorin yung aking isang video dyan na titled na How to Calculate Rolling Offset, or meron din ako dyang video na Trigonometric Function. Ipa-plus ko dito sa screen para mapanood nyo, o di kaya dyan sa taas. Panoorin nyo lang, i-click nyo lang yan at pwede nyo panoorin. So dito muna tayo. So ano ba yung Pythagorean theorem? So ang Pythagorean theorem, a squared plus b squared equals c squared. So dito,
sa parting ito, ito yung ating A. So, pwede rin ito yung gawin yung A, pwede rin itong B. So, pwede siyang magkapalit para makuha yung answer dito. For example, ito yung ating A. 500 squared plus 300 squared. So, equals, i-calculate nilang dyan, kasi na-calculate ko na ito. So, ang answer niya is 2,000, 23,400. So, yun ang answer niya. So, kailangan pa nating i-square root yan para makuha natin yung final answer niya. So, pag in-square root natin yan, ito yung magiging answer niya. 1,530. So, ito na yung ating answer dito. 1,530. So, 1,530. So, ngayon, ito na naman ang kunin natin dito sa taas. So, ganun pa rin ang process. Ganun pa rin ang proseso ng kanyang pag-add. Gagamit pa rin tayo ng A squared plus B squared. Ito pa rin yung ating A. So, 1,530 A squared plus ito, 100 ito. Ito yung given niyang 100 plus 100 squared. So, i-calculate nyo lang dyan. 2,347. 2,347. 3,41. So, ito yung answer niya. I-square root natin para makuha yung kanyang final answer. Answer niya is 1,532. So, so, yun yung answer dito. Dito. So, 1,532. So, ngayon, nakuha na natin yung kanyang answer dito sa kanyang mga question mark. So, kukunin naman natin yung kanyang degree. So, ito number 2. Ito number 1. So, kukunin naman nito yung ating degree. So, para makuha natin yung kanyang degree dito, hindi na natin magamit itong Pythagorean theorem. So, kailangan natin gumamit ng trigonometric function, yung SOHCAHTOA. So, SO is equal sine of the angle opposite over adjacent. So, ka is a sine of the angle adjacent over hypotenuse. So, toa is tan of the angle opposite over adjacent. So, yun na yung ating function na ating gagamitin dito. So, para makuha natin yung kanyang degree dito, alin function yung ating gagamitin? So, ito yung ating gagamitin. Ito yung opposite at saka adjacent. Ito yung tan. So, ito yung ating gagamitin. Opposite, adjacent. So, paano natin i-calculate yan? Tan opposite 300 adjacent. Ito yung adjacent niya. 1,500. So, equals, i-calculate nyo dyan, yung answer niya is 0.2. So, para makuha nyo yung degree, kailangan nyong i-shift sa inverse sign yung inyong calculator para makuha nyo yung tamang answer ng kanyang degree. So, magiging ganito niya yan, tan of negative 1, 0.2. Yun, yung answer niyan is 11.30 degree. I-shift inverse nyo lang, tapos ito, kung ganito yung lalabas, ito yung kanyang sa degree. Ito na yung answer dito.
dito yung answer niya dito sa kanyang degree. So 11.30. So lagyan natin dyan 11.30 degree. So yan yung angle niya. I-convert natin ito sa millimeter para makuha natin yung roll niya papunta doon. Kasi ito yung ating bali ito yung ating line. Ito yung ating pipeline. Itong line na ito. So itong ditong naka-indicate dito, ito yung kanyang roll. Bali nakaganon siya. Ito yung 11.30 degree. I-convert natin yan sa millimeter. So paano natin i-convert yan sa millimeter? Yung kanyang pipe is 6 inch yung ating example. Yung outside diameter niya is 168.3. At saka yung circumference naman niya is 528.73. Para makuha natin, yung kanyang, ma-convert natin yung 11.30 degree sa millimeter, yung 500 circumference niya, i-divide nyo lang sa 360 degree. Yan. So, ang answer nito is equivalent yan sa 1 degree. So, 528.73 divide 360 is equals 1.468. So, ito yung equivalent ng kanyang 1 degree. So, i-times natin yan sa 11.30 degree. So, times 11.30 degree. So, equals 16.59 or 17 mm. Ito na yung roll niya. Bali, naka-roll siya sa pipe ng ganun. Ito na yung kanyang conversion, 17 mm. So, rolling. So, dito naman tayo sa number 2. Kukunin naman natin itong kanyang degree dito. Yan. So, ano yung function na pwede natin gamitin dyan? So, ito yung opposite niya. Ito naman yung adjacent. Ito naman yung hypotenuse. Pwede tayong gumamit ng opposite over hypotenuse. Pwede tayong gumamit ng so. Sine of opposite hypotenuse. So, pwede din tayong gumamit ng tan, opposite over adjacent. So, kahit anong function yung gagamitin nyo dyan, ay parehas lang yung answer ng kanyang degree dito. So, sa ngayon, nagamit na tayo ng tan dito. Nagamit na tayo ng tan dito sa number 1. Gagamit naman tayo ng so, yung sine function natin. Ito yung ating gagamitin. Opposite over hypotenuse. Sine of the angle, yung opposite niya is 100 over hypotenuse 1532. So 1532. So i-calculate nyo dyan, yung answer niya is 0.065 27. So ito yung answer niya. So para makuha nyo yung degree, shift inverse pa rin yung sine. So magiging ganito siya, sine negative 1. So yan, 0.065 27. So yan, pag equals nyo yan, yung answer niya is 3.73. so ito yung answer natin sa degree dito sa number 2, 3.73. so yan, 3.73 degree. So guys, kung ito yung angle nyo, kung ang elbow nyo is 90 degree, i-minus nyo lang itong 3.73 degree. For example, yung elbow natin, ganun. So, yan. Magbawas tayo ng 3.73 degree.
So yung matitira 86.27 degree. So ito yung gagamitin natin na elbow. Ito yung gagamitin natin na elbow dito. 86.26 degree. Bawasan nyo lang ng 3.73. Kung hindi nyo pa alam paano mag-cutting ng elbow kahit sa anong degree, meron din akong video niya na how to cut elbow to any degree. So ipa-plus ko din yan sa screen at pwede nyo ring i-click yan sa taas kung gusto nyong panoorin. So guys, kung hindi nyo masyadong naintindihan itong aking explanation, pwede nyo pong panoorin ulit itong aking video para maintindihan nyong lalo yung aking explanation about sa double rolling offset, vertical and horizontal. Actually guys, meron na akong video na ginawa nito, pero single rolling offset lang yung ginawa ko. Ito ngayon yung ating double rolling offset. Pwede nyo rin panoorin yon para makakuha din kayo ng idea kung paano mag-calculate ng rolling offset. So ganun lang mga idol yung ating pag-calculate ng ating double rolling offset, horizontal and vertical offset. So alam kong sa mga baguhan pa lang ay medyo mahirap pa itong gawin, pero i-practice nyo lang. Mayroon naman tayong mga pwedeng i-example dyan. Hanap kayo dyan sa internet or mag-search kayo dyan sa Google. Hanap kayo ng mga example ng mga isometric drawing dyan. Siguradong mayroon kayong makikita dyan ng mga shaded line. Yun ang kung hindi 45 degree yun, siguradong double rolling offset. So, konting practice lang mga idol at siguradong makukuha nyo din yan. Pwede nyong panoorin muli yung ating video upang maintindihan nyo lalo yung ating explanation dyan. So, yun lang mga boss at I hope magamit nyo yan sa inyong mga inyong trabaho at I hope napagkuhanan nyo ng aral yung video na ito. So, maraming salamat sa inyo. Mabuhay po kayong lahat at God bless. Thank you.